Sa natitirang 15 araw pa ng pag-iral ng enhanced community quarantine, mas magiging mahigpit ang mga otoridad sa Taytay, Rizal sa mga lumalabag. As of April 29 ng gabi, mayroong 41 na kaso ng COVID-19 sa Taytay. Dahil kasama ang Taytay sa mga lugar na sakop ng extended enhanced community quarantine, mas maghihigpit pa ito sa pagpapatupad ng mga polisiya. Isang court ang nilagyan ng mga rehas para magsilbing temporary lock-up jail sa mga mahuhuli ng Taytay pulis na lumalabag. Kabilang sa mga aarestuhin, ang mga lumalabag sa curfew, liquor ban, at mga lumalabas ng walang quarantine permit. Nilinaw naman ni Taytay Mayor Joric Gacula ang mga balita na bahagi ng paghigpit ang pagpapasara sa mga sari-sari store at talipapa. Ayon kay Gacula, papayagang patuloy na mag-operate ang mga sari-sari store at talipapa pero dapat maging responsable ang mga may-ari ng establishmento. Gusto ko pong magbigay linaw dun sa mga magugulo na balita tungkol sa mga pagsasara ng mga sari-sari store at talipapa. Alam niyo po, ang ating Philippine National Police sa pangunguna ni Major Rodel Bano ay talagang naghihigpit dito sa ating enhanced community quarantine. Dahil po isa ang ating bayan na maraming populasyon at napaka dami ng mga tao dito na naninirahan. At yun nga, tayo ay susceptible o tayo po ay isa sa mga pwedeng maghawa o magkaroon ng maraming infeksyon pagdating sa COVID-19. Ang DILG po at ang ating PNP ay kinausap ko at ang mangyayari po ay bukas ang mga sari-sari store. Ngunit ito ay imo-monitor ng PNP na kapag ang mismong mga may-ari ng sari-sari store, sila mismo ang dapat mag-control ng social distancing sa kanilang mga tindahan. Ganon din po sa mga talipapa. Kailangan po ang may-ari ng talipapa ang mag-control ng pagdagsa ng tao kamukha ng ginagawa natin sa ating bagong palengke na hindi pwedeng sabay-sabay bumulusok ang tao sa loob ng talipapa. Kapag makikita natin na may mga violation at nawalan ng social distancing, yan ang magiging dahilan para ipasara ang inyong mga tindahan. Sa buong lalawigan ng Rizal, mayroong 358 na kaso ng COVID-19. Sa nasabing bilang, 88 na ang nakarecover at 54 ang nasawi. Ang Antipolo City ang mayroong pinakamaraming kaso na 108, sunod ang Cainta na mayroong 93 cases. Sa 14 na bayan sa Rizal, tanging ang bayan ng Pililia ang nananatiling COVID-free. Sa bayan ng Montalban, nananatiling naka-lockdown ang barangay San Jose. Ito ang may pinakamalaking barangay sa Montalban at pang-anim sa bansa sa mga barangay na may pinakamaraming populasyon. Habang naka-lockdown, patuloy naman ang supply ng barangay at lokal na pamahalaan ng pagkain sa mga residenteng apektado. 19 kaso ng COVID-19 sa Montalban, Rizal, 10 dito sa barangay San Jose. Sa 19 na kaso, 3 ang pumanaw at mayroong 2 na naka-recover. Donna Dominguez, Radyo Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.